Marami sa inyo nagtatanong sa akin, my dudes, anong app or program ang gamit ko para gawin yung mga 3D presentations na tulad nito? And yung mabilisang sagot dyan ay Enscape, which is a real-time 3D rendering software. So I guess yan dyan na nagtatapos yung video natin. But wait, there's more! Bago tayo makarating sa mga gantong klaseng output, medyo may onti pa tayong pagdadaanan. So yung mga designs kadalasan nagsisimula sa isang scheme or idea. Initially, dinodrawing ko muna siya sa papel, but lately, nag-decide ako na skip na yung papel altogether because save the trees! And hindi ko mahanap yung eraser ko. So, sinisimulan ko na yung schemes ko dito sa program na tinatawag nating SketchUp, which is a 3D modeling software. And in my opinion, ito yung pinaka-beginner-friendly na 3D software. So, kung marunong ka mag-Minecraft, siguro within a week, pwede ka matuto nitong SketchUp. So, within this software, pwede ka mag-draw ng line, then gawin mo siyang 2D shape, then pwede mo itong i-push or pull. Pwede ka rin mag-add ng masses here and there, subtract ng mga geometry dito, bim, bam, boom, there you go, may bahay ka na. So, para sa akin, mas madali ko na visualize yung kabuuan ng bahay or building na dinidesign ko pag naka-3D na agad siya dito sa software na ito. At, hindi tulad ng papel, zero consequences ang SketchUp. Nagkamali ka? Control-Z, problem solved. Sana ganun lang sa buhay, no? Nagkamali ka, sinagot mo yung nanay mo? Control-Z! Boom! Anyway, I find it liberating na pwede ako mag-experiment ng kung ano-anong designs. And kung ayaw ko yung kinalabasan, open lang ako ng bagong file dito. Now, let's say tapos na ako mag-conceptualize dito sa SketchUp, saka ko na siya idadraft either through AutoCAD or Revit para magawa ng working drawings na isasubmit natin para sa mga permits. So, para sa mga large-scale drawings tulad ng floor plans, elevations, mas convenient gamitin itong Revit, which is a BIM software. Basically, what that means ay habang ginagawa ko yung mga floor plans, pwede ko na rin isabay gawin yung elevations and yung 3D. Along with the materials, yung mga plumbing, mechanicals, etc., etc. And ang kagandahan nito ay multiple people can work on one project. So, pwedeng may partners ako na engineers dito and other professionals, gumagawa ako and then meron din silang ginagawa. And there you go, it is very, very good for collaborative works. Now, I know this is going to be a controversial opinion, pero para sa akin, mas efficient yung Revit kumpara sa purely AutoCAD lang yung workflow mo. But when it comes to details, halimbawa close-up ng ceiling reveal or yung mga details for something unusual, I find na mas madali pa rin pag sa AutoCAD idadraft yung mga shop drawings. But you know, that's just me. Some people use Revit for everything. Diyan na rin ginagawa yung details, pero hindi ako ganun kagaling. So, there we go. AutoCAD tayo dun sa mga detalye yun. Now, let's say nagawa na natin yung ating 3D model through either Revit or SketchUp. Oh, ganito pa lang yung magiging itsura niya. Parang hilaw na 3D pa lang ito. Unrendered siya. So, to turn it from this to this, meron tayo nitong Enscape, which is my choice of rendering software. And, let me tell you, my dudes, maraming available out there na mas powerful and mas realistic na rendering softwares kesa sa Enscape. Pero for my workflow and specific needs, sakto na itong Enscape. By the way, this video is not sponsored by Enscape, my dudes. Ito lang talaga yung ginagamit ko kasi real-time rendering engine siya. Which means, pag may binago ako dito sa 3D model natin, let's say nilagyan ko ng puno banda rito, bam! Instantaneously, magkakapuno rin dito sa ating rendering window. At dahil real-time renderer siya, pwede ko baguhin yung camera angle ng ating rendering window or viewport anytime I want with little consequence. Because in some renderers, let's take V-Ray for example, kasi ito yung ginagamit ko nung bago pa lang ako, estudyante akong architecture student. So dito sa V-Ray, pag nag-render ka, static image lang yung lalabas. So kung may mali sa 3D model mo or kung may gusto kang baguhin na camera angle, need mo mag-render ulit, which usually, in my experience, matagal ito. Pag ikukumpara natin yung ganon dito sa Enscape, you have the freedom na baguhin yung 3D model mo na naayon sa gusto mong output because it's instantaneous. So, that is the main advantage itong rendering engine na ganito. Kasi yung workflow ko, usually, nagdo-dual monitor ako. So, the way that works ay naka-open yung rendering window ko sa isang auxiliary screen habang dito sa main screen natin,
dito ako nagti-3D model or dito naka-open yung ating 3D software. Halimbawa yung Revit, SketchUp, or AutoCAD. Anyway, sa ganitong setup, pwede ko baguhin yung materials, furnitures, etc. And makikita ko agad kung ano yung effect niya dun sa ating 3D visualization. Now, another reason kung bakit itong Enscape ang gamit ko is personally, I find na hindi siya ganun kabigat para sa ating PC or laptop. So, the reasoning for that ay dahil GPU-based itong rendering software na Enscape. So, para lang siyang laro which uses your graphics card aka GPU to render as opposed to other softwares na CPU-based. So, mas mabilis itong Enscape kasi ang GPU designed specifically for rendering graphics like images and videos. Samantalang yung CPU or central processing unit ng ating PC or laptop is made to handle many kinds of loads. So to put it simply, para siyang jack of all trades. And ang downside ng ganito ay medyo mas mabagal siya mag-render if i-compare natin siya side by side sa GPU. Now yung specific setup natin for 3D rendering ay meron tayo nitong MSI Stealth 16 Studio Laptop which has an RTX 4070 GPU which can handle Enscape pretty well. Now, as for its CPU, my i7-13700H processor pa ito which is good enough for most architectural programs tulad ng SketchUp and Revit. Now, aside from those specs, ang pinaka nagustuhan ko sa laptop na ito ay yung itsura niya. Would you look at that, my dudes? Let me tell you, if you want something that looks profesh, pero at the same time, super strong na kayang-kaya patakbuhin ang mga 3D softwares nyo, this is the laptop. Pag tinignan natin from the outside, we have this super sleek form factor. So it comes in at around 19.9 millimeters thin at 1.99 kilograms kabigat. So very, very lightweight and portable siya, which is importante para sa akin kasi minsan dinadala ko ito sa site and doon ako nagda-draft. So, big plus para sa akin na magaan siya. And that is all thanks to its magnesium alloy chassis, which surprisingly, hindi siya fingerprint magnet. Now, pagdating naman sa client presentation, let's say, meet up kayo sa Starbucks, yung aesthetic nitong laptop na ito is very, very classy. So, sleek, straight lines, wala masyadong aggressive gamery branding aside from the MSI logo right here, which, hindi siya umiilaw, pero okay lang yan dahil pag tinignan natin banda dito sa likod, we have this low-key stealth markings right there which are backlit. So, very subtle pero high-end yung dating niya. Now, the one we have here is the white version pero meron silang star blue which looks equally as appealing. Isa pang nagustuhan ko dito sa laptop na ito ay yung keyboard layout niya. May numpad tayo on the right side which is very, very useful pag nagda-draft ako. So, mas madali na mag-input ng mga dimensions and mag-calculator. Anyway, balik tayo sa Enscape, my dude. So, this program is what we call a plug-in or para siyang add-on. So, basically, meron tayong main program. In my case, Revit or SketchUp. Then, within that program, naka-plug-in itong Enscape. So, integrated siya within SketchUp or Revit. And it works seamlessly. Marami akong kakilalang gumagamit ng Lumion which is similar to Enscape. Ang main difference lang ay standalone program ang Lumion which means pwede mo siya gamitin kahit hindi naka-open ang Revit or SketchUp. And mas maraming features yung Lumion like pwede kang maglagay ng mga naglalakad na tao, umaandar na vehicles and kung tama ako, pwede mong lagyan ng ulan and stuff like that. Yun nga lang, my dudes, pansin ko mas mabigat ang Lumion and yung rendering times ng kanyang mga videos. Medyo mas matagal in comparison sa Enscape. So for me, mas important yung bilis lalo na pag may ipre-present tayo sa client. I can just whip out my laptop, bam! Bam! May accent. Open up Enscape and pwede ko na ipakita live yung mga gustong changes or kung ano yung kakalabasan nung bahay na dinesign natin para sa ating client. So, isa yun sa mga rason, my dudes, kung bakit importante sa akin yung laptop na gamit ko. Either has a full-size HDMI 2.1 port or may Type-C Thunderbolt siya na may display port option tulad itong MSI
Stealth 16 Studios. So yung purpose ng mga yan ay para pag magpe-present tayo is kakabit ko lang ito sa isang TV tas doon nakatingin yung ating mga clients. So let's say hindi kayo pinayagan magsaksak ng HDMI doon sa TV, sa Starbucks or kung saan man kayo nagpe-present, no worries kasi okay na rin itong 16-inch display itong ating MSI Stealth 16. And ang kagandahan nito is quad HD na rin itong display na ito. So crispy-crispy yung ating mga rendering ng bahay kahit yung haspe ng wooden floors, kitang-kita mo dyan. And syempre, di naman tayo laging nag-work. So pag nag-games ako, importante din na high refresh rate yung ating screen. Which in this case, this has a 240Hz refresh rate na display. So wala na akong ibang pwede sisihin, ba't ako natalo. Bano lang talaga ako. Anyway, alam ko ito na yung pinakahintay nyo, my dudes. Magkano nga ba yung ganitong laptop and where can I buy it? So the Stealth 16 Studios SRP is 198,995 pesos. Yan. And it is available at MSI Concept Stores and authorized dealers. For more info, my dudes, you can check out the link down in the descriptions below.